pagsubok ka bang pinagdaraanan? Panoorin mo to. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4, verse 13. Humaharap ka ba sa problema sa pera? Mga patong-patong na utang at bayarin? Pakiramdam mo ba ay pasan-pasan mo ang daigdig at gusto mo nang bumitaw? Problema sa pamilya? Relasyon? Trabaho? Sakit at kalusugan? Ikaw ba ay may nagawang pagkakamali na pakiramdam mo ay hindi na maitatama pa? Are you in a situation where you feel it's a dead end? Ang pagsubok ay parte ng buhay. May maliliit, may malalaki. May mga bagay na tila madaling lampasan. Pero mayroon naman talaga na sinusubok tayo sa kaduluduluhan ng ating lakas. But the reality remains the same. There is no bed of roses without thorns. Ito ang pag-asa na ibinibigay sa atin. The more we magnify our worries, the smaller we feel we can overcome them. But we must magnify God in our lives, and our worries become small. Sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos ang ating lakas. Nasa Diyos ang ating tagumpay. Trials can either make us or break us. Kung kasama natin ang Diyos at tayo ay nagtitiwala na siya ay kumikilos at kasama natin sa laban, ang mga pagsubok ay ating malalagpasan nang nagiging mas malakas at mabuting tao. Kaya sa anumang pinagdaraanan natin, huwag bumitaw. Magpaubaya sa Diyos. Maybe that's why they are called trials o pagsubok. We need to try and try. Subok lang tayo ng subok dahil malalagpasan natin ito sa tulong at awa ng Diyos. Tandaan, walang ibinibigay ang Diyos na hindi natin kayang dalhin. Ikaw, Kapuso, paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay?